Hello po guys, and dito na naman po ako for another video. Ayun, so right now for change, nag-ayos ako kasi it's always the same na nakikita nyo yung hindi ako. So yun, mahilig po kasi ako mag-ayos. Ayun, for those who knew me before, mahilig po ako sa ganitong ayos, maporma ang tsura ko palagi. So, yun. For a change, gusto ko naman po makita ninyo yung hindi mukhang may sakit na ako. Ngayon. So, yung last po na comment is from my cousin. Sabi niya sa akin is ano yung mga healthy foods na dapat kainin. Well, actually, just to answer your question, Chin, wala namang top 10 ako may i-recommend, but para dun sa mga may sakit, it's going to be vegetables and fruits talaga. So, any vegetable and fruits applicable para dun sa mga may cancer. And, sa akin kasi ngayon, hindi applicable yung iwas sa stress kasi masalo po kami nagiging sensitive every day. Ayun. I already have my atake na naman kahapon, just to inform you guys. So, kaya nasabi ko, I'm not cancer-free yet. So, ayun. Anytime, sabi nga nila, I have to plan to go to Davao. Ayun. Pero, God's will, kung gagaling ako, thank God. Kung hindi, siya lang po nakakaalam kung hanggang kailan ang buhay ko. Ayun. Pero, as for me, stick lang po ako dun sa mga prevention, or sabihin na natin na yung mga nakakatulong sa akin para hindi masyadong atakihin. Ayun. Number one is yung stress. Hindi po dapat mag-stress masyado, pero hindi po siguro maiwasan kasi tao lang tayo, and may mga bagay tayo na hindi maiwasan na iniisip. Ayun. Pero yun, malunggay, lagi kong i-recommend kasi napaka-helpful niyan sa akin. Tapos, right now, yung sa fruits naman kasi madalas pomelo. Kasi vitamin C yung kinakain ko. Ayun. Hindi na ako na masyadong nagagamot. Pero kahapon, just like what I mentioned, nag-take ulit ako ng pain reliever ko twice. Dahil the first attack, kala ko hindi na siya magte-trigger. Sobrang sakit niya. Yung pangalawa, when stress triggered me, umatake po yung sobrang sakit ulit niya. Ayun. So, today, again, ito na naman po ako. Meron na naman akong dinadamdam. Pero, ayun. since medyo matagal-tagal na ako, hindi nakagawa ng updates ko. Ayun, guys. Iwas lang sa stress. Pagkagaya ko, medyo matagal-tagal din ako hindi inatake. And, I already have finished my first and second treatment. So, yung pinakalas na lang po yung inaabangan ko. Hopefully po, maging okay na po. Ayun. So, medyo punta tayo sa ibang topic. Ayun. So, later on, for change, magpupunta kami ng farm noong supplier namin ng pomelo. Kasi meron kaming friend dyan sa Manila na nag-supply noong mga pomelo na sinusupply namin. Ayun. So, yun. We'll be going to the farm para daw medyo mas mapili yung mga pomelo na ipapadala dyan sa Manila. Ayun. So, yun. Lalabas po tayo mamaya. Kaya hindi din ako masyado magtatagal ngayon sa video kong to. And honestly, ayun, na-miss ko na po kasi magsuot ng mga damit ko. Ayun. This is matagal ko niligawan dun sa tita ko. Ayun. Favorite ko po tong damit na to. And for those yung mga kaibigan ko na nandyan sa Manila, alam nila kung gaano ko kaardaman ang damit. Ayun. Kaya, ito po ako. Ganito po ako mag-ayos. Simple na po ito kasi eyeliner at saka lipstick lang po nilagay ko. Pero mas pa po ang ginagawa ko sa buhay ko araw-araw. Dahil sabi nga nila, at sabi ko rin sa kanila, it doesn't mean that you're not feeling great, you would also look not great. Ayan. So, bakit ka magpapamukhang may sakit kung kaya mo naman magmukhang walang sakit? Ayan. So, ayun, I'm trying my best.
kahit na may nararamdaman, I have to look my best. So, ito, I would try to look my best kahit po merong dinadamdam. Ayan, so guys, sa susunod na lang po ulit, I'll think of something na ginagawa ko pa para makaprevent ng nararamdaman kong sakit. And then, for those na meron nang iniinda, just like what I mentioned before, kung meron po kayong mga unusual na nararamdaman, consult a doctor. Huwag na po kayong makinig sa kung kani-kanino na hindi naman po alam ang katawan natin. Tayo lang nakakaalam ng katawan natin, tayo lang nakakaramdam ng sakit, kaya much better na professional na po yung pagpuntahan natin or tanungin natin. Okay? Hindi naman po ako nagsasabi na hindi okay yung mga herbal o yung mga suggestions ng iba, pero sasabihin ko lang po na tayo po nakakaalam ng katawan natin. And minsan hindi rin useful yung sobrang pakikinig kasi baka lumala pa. Okay, so guys, see you again. Bye-bye.